kayo, ringgit ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diwa kong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diwa kong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa ating pagsisimba, tayo'y tunay na makapag-alay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ng alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliumong kagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ibinakakain sa amin anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bugan yon, magkakaroon kayo ng pagkakaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy.
at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansan. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di na paratangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansan, di ko inilihim. Pinagpasyan ko ang lahat ng ito sa iyong idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahaki ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit
at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na siya ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang araw po at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Quiapo muli, araw ng mahal na poon, at narito tayo, ipinagdiriwang ang banal na misa, narito tayo lumalapit sa Kanya, sapagkat alam natin Siya ang ating tagapagpagaling at ang ating kagalakan. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya ang ating tagapagpagaling. Siya ang ating lunas. Natitiyak ko sa misang ito, marami sa atin nagdarasal para sa ating mga kaanak, kaibigan na may sakit. Nawa, hipuin sila ni Jesus Nazareno. Panumbalikin ang kalakasan, hindi lang para magawa ang dati-rati na nilang ginagawa, kundi sana ang mapagaling, mapalakas ni Jesus Nazareno ay lalong maglingkod sa Kanya, lalong magmahal at tumulong sa kapwa. Sapagkat anumang kagalingang nanggagaling kay Jesus Nazareno ay para sa ikadadakila ng Ama. Kung papaano ang pasanyang krus, ang niyakap niyang pagpapakasakit ay nagbigay papuri sa Ama, gayon din ang mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kung meron man pong ibigay na biyaya si Jesus Nazareno, ito'y para lalong dakilain ng Diyos. Ito'y para lalong maligtas tayo. Sa araw na ito, narinig natin kung papaano pinagaling ni Jesus Nazareno ang isang bingi at utal. Isang kaawa-awang tao. Pinaramdam niya ang kanyang pagmamalasakit sa Kanya. Hindi siguro nga karamihan sa atin ay bingi at utal sa pisikal na kalagayan. Ngunit lahat tayo, sabi ko nga kanina, nangangailangan ng kagalingan ni Jesus Nazareno. Alam natin yon, magkadugtong ang pandinig at pananalita. Kaya nga minsan, marinig natin maganda umawit ang ating mga koro. Minsan di ba meron kayong kay kakilala na sintonado. Kahit anong turo mo, parang lumiligwak pa rin yung kanilang pagkanta. Akala natin minsan, kaya sila ganoon dahil
hindi talaga akma ang kanilang boses. Pero kadalasan, kaya pala ang tao ay nahihirapan makanta ang tama dahil mahina ang kanilang pagdinig. Kahit anong tono ang itipak, no? Ipakita ng tagatugtog. Kung hindi mo ito marinig ng tama, hindi mo rin ito maaawit ng tama. Lumaki po ako sa isang bahay, akala lagi ng mga kapitbahay nag-aaway ang mga tao sa bahay namin. Dahil marami po sa pamilya, lalo na sa mga mula sa lolo't lola ko hanggang sa mga tiyahin ko, mahina ang pandinig. Kaya akala ng kapitbahay, laging nag-aaway at nagsisigawan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nag-aaway at nagsisigawan. Pero pag mahina kasi ang pandinig mo, akala mo, mahina pa rin ang boses mo, yung pala, napakalakas na. Magkadugtong daw po ang pandinig at pananalita. Ilan sa atin, mga kapatid, ang hirap marinig kung ano ang gustong sabihin ni Jesus sa sareno. Natitiyak ko marami sa atin dito ang dasal sa kanya, sabihin niyo na ho, mahal na poon, anong dapat kong gawin? Hindi ho ba siguro mas madali ang buhay kung marinig natin mismo yung sagot ni Jesus sa sareno? Sabi niya sa iyo, kunin mo yung trabahong yan. O dili kaya sabihin niya, huwag ka nang tumuloy mag-abroad. Delikado. O sabihin sa iyo ni Jesus sa sareno, sagutin mo yung nanliligaw mong yan. Sige, tama yan para sa iyo. Siguro iba sa atin ngayon nagdarasal at sabi, mahal na poon, sana naman binalaan niyo ako. Sana nung nanliligaw ito, sana binulong mo sa akin. Wag, nambobola lang pala ito. Sana mahal na poon nung nakikipagsara ako ng negosyo dito, binalaan mo ako. Swindler pala itong kausap ko. Sana mahal na poon, binigyan mo ako ng tip para nanalo ako sa loto. Ilan sa atin siguro ang naghahangad, sana marinig kong maigi yung sinasabi ni Jesus sa sareno. Pero may mga ibang tao din ho, mga kapatid. Nakakasalamuha ako dito, sabi nila, sinagot po ng mahal na poon ang dinadasal ko. Binigyan ako ng gabay. Paano kaya nagiging malinaw ang sagot niya? Sapagkat kung ang physical at taong tainga lang talaga ang gagamitin natin, mahirap marinig ang salita ng Diyos. Kasi yung tenga natin, yung makalupa nating pandinig, ang dami-dami pang naririnig na ingay. Para marinig ang salita ng Diyos, ang kailangan ay biyaya. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagsisimba, kaya kayo nagpupunta dito sa Quiapo tuwing Biyernes, hinahanda natin ang puso natin, sinasanay natin ang kalooban natin para pagsasandaling nagsalita si Jesus sa sareno, magiging malinaw ang kanyang sinasabi sa atin. Ito ang ating dasal, kaya tayo narito. Sinasanay natin ang taing at kalooban natin. Sapagkat mga kapatid, maniwala kayo hindi, araw-araw kinakausap tayo ni Jesus sa sareno. Araw-araw nagpaparamdam siya sa atin. Ngunit ang nakalulungkot, minsan hindi natin siya marinig. Dahil minsan mas nasasanay ang tainga natin sa ingay ng mundo, sa sinasabi ng mundo, kaysa sa sinasabi niya. Kaya napakahalaga na kapag tayo'y nagsisimba, nagdarasal, nananahimik tayo. Kanina, habang binabasa ang salita ng Diyos, nakikinig tayo para pag dumating ang sandali na magsalita si Jesus sa sareno,
Yun po pala. Dahil kailanman, mga kapatid, hindi ipinagkakait ni Jesus Nazareno ang mensahe niya sa atin. Nandito ka man sa simbahan, nanonood ka man, may gustong sabihin sa iyo ngayon si Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya paghilumin ng ating kalooban. Kaya kailangan magsisi tayo sa ating kasalanan. Mangumpisal tayo. Magsabi tayo ng katotohanan. Humingi tayo ng paumanhin. Linisin natin ang ating kalooban para marinig natin ang gustong sabihin ni Jesus Nazareno. Ang gustong marinig ang mensahe at pagpapala ni Jesus Nazareno, pumalakpak nga. Dahil kapag narinig natin ang gustong sabihin sa atin ng Diyos, masasabi din natin yung tamang dapat sabihin natin sa buhay. Sabi ko sa inyo mga kapatid, magkadugtong, kung naririnig mo ng tama, masasabi mo ng tama. Dili kaya mali ang mga nasasabi natin dahil mali rin ang naririnig natin. Dili kaya hindi natin masabi yung nararapat dahil hindi natin marinig yung nararapat. Makailang beses kaya tayong nagsisi sa mga sinabi natin. Makailang beses kaya tayong gusto nating ibalik, kung pwede lang ibalik, yung nasabi natin. Ilang beses kayang kinain natin yung mga salita natin. Kung gusto pala natin maayos ang pagsasalita natin, yung masasabi natin, kailangan marinig din natin ang tama, lalo na ang salita ng Diyos. May gusto ko sigurong sabihin sa asawa mo, sa anak mo, sa kasamahan mo, naghahanap ka ng tamang salita. Kung nandito ka ngayon, nagdadasal ka, turuan niyo po kami, mahal na po, kung ano ang dapat naming sabihin para magbago na yung anak ko, para tumino na yung asawa ko, para maging maayos na ang pamilya namin, para mas maging mapayapa na ang kalooban ko. Ang kailangan mo, hindi lang masabi ang nararapat, kundi marinig ang nararapat. Si Jesus Nazareno, ang tagapagbigay lunas, Ephata, mabuksan ka. Mabuksan ang iyong puso at kalooban. Mabuksan ang iyong buhay upang sa gayoy maipahayag mo at magawa mo ang tamang landas. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang nagbibigay ng lunas sa amin. Ikaw ang nagpapagaling sa mga may sakit. Ikaw ang magtuturo sa amin. Ipuin niyo po kami. Buksan niyo po ang aming tainga at puso upang marinig namin ang gusto mong sabihin sa amin. At sa pagkarinig namin sa iyong kalooban, ito ang aming masabi. Ito ang aming magawa. Sapagkat mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang daan, ang katotohanan at buhay. Pagpalain niyo po kami, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natungayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan.
Ang ating tugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tainga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang bibiyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tahimik nating idolog, iyo pa nating kahilingan. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili. Buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong gunugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit sa kapwa na nananalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Iyong kadakilan, dinarakilan
nagiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, makinig tayo sa Diyos. Buksan natin ang ating puso kay Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kambyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Escolastica at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nakikinig sa iyo, mas pinapakinggan namin ang mundo kaysa sa iyong salita. Patawad po sa mga salitang binibitawan namin na nakakasakit at hindi totoo. Linisin niyo po kami, pagalingin niyo po kami, mahal na poon, at pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagpagaling at kalakasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay, Oong Jesus Nazareno, kay buhay.
Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin ito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalimalang hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat nang nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tangi ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa simbahan, sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, delata, at iba pang mga pangayuda. Salamat po. Ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay naguudyok sa atin na tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Ang debosyon natin sa poon, tinuturuan tayong makinig sapagkat kapag narinig natin siya, masasabi natin at magagawa natin ang tama at nararapat sa buhay. Kaya araw-araw ipagdasal natin na marinig natin lagi ang tinig ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Small.